Sigurado ka ba na kaya mong dumiretso sa event na yun? Eh wala ka pang ang tulog ah! Tanong kay Sasa ng kaibigan niyang si Lexi. Kailangan eh. Kailangan kong bumili ng gamot ni Lola. Saglit lang naman yun eh. Hindi naman siguro ako makakatulog habang kumukuha ng litrato sa event. Isinukbit na ni Sasa ang bag sa balikat at naghanda na maka-out sa trabaho. Isa siyang call center agent sa gabi. At kapag may kliyente, ay isa naman siyang photographer sa kahit na anong event. Osa, mag-iingat ka ha. Gandahan mo yung kuha mo para ma-recommend ka ng client sa iba pa niyang kakilala. Siyempre naman, wala ka bang bilib sa akin? Kahit puyat ako, magaganda pa rin yung shots ko, no? Confident na tura ni Sasa. Sabi mo eh, naiiling na lang na tugon ni Lexi sa kaibigan. Alis na ako, bye. Kumaway pa ito sa mga kasamahan sa trabaho tsaka umalis. Dala niya sa isang bag niya ang pinaka-iniingatan niyang kamera. Kaya naman dumiretso na sa isang fashion event ang dalaga. Mabuti na lang at marami siyang kaibigan. Kaya't marami ang nagre-rekomenda sa kanya sa mga kliyente. Sasa, you know what to do na ha? Nasabi ko naman na sa'yo sa phone kung ano yung mga anggulong kailangan kunan ng litrato, right? Bilin sa dalaga ng organizer ng event na yun. Yeah, alam ko na. Don't worry, I'll give you good shots. May tiwala naman ako sa mga kuha mo. Doon na ako sa backstage ha. Paalam nito sa dalaga. Tinanguan naman ito ng dalaga. Nang magsimula ang event ay sinimula na ni Sasa ang pagkuha ng litrato. Inabot din ng ilang oras ang event na yun. Kaya naman halos pumikit na ang mga mata ng dalaga habang hinihintay ang bayad sa kanya. Sasa, ito na yung bayad ko. Salamat ha. Isend mo na lang sa akin yung mga copy. Inabot nito sa dalaga ang sobre na may lamang pera. Okay, salamat ulit sa tiwala ha. Inilagay niya ang sobre sa bag niya. Salamat din. O sige na, umuwi ka na para makatulog ka na. Pipikit na yung mata mo eh. Baka mamaya makatulog ka pa na kung saan yan. Biro ng organizer sa dalaga. Okay lang makatulog kung saan. Basta ba sa bisig ng isang gwapong papa eh. Biro ni Sasa sa kaharap. Ikaw talaga? Ingat. Salamat. Ginitian niya ito tsaka tumalikod na para umalis. Hihikap-hikap na naglakad ang dalaga palabas ng building na yun. Grabe, antok na ako. Makainom na nga muna ng kape. San ba may coffee vendo dito? Palingalinga habang naglalakad ang dalaga. Ha? Napatungo ito dahil nakalas ang sintas ng suot ng rubber shoes niya. Naman no? Napapalatak na naghanap ng mauupuan ng dalaga para ayusin ang sintas ng sapatos niya. Ayun, baka pwedeng makiupo dun. Paika-ika na naupo ang dalaga sa nakitang nakabukas na van. Nasaan kayang may-ari nito? Bakit iniwan nilang bukas yung sasakyan nila? Mamaya makarnap pa to. Sayang naman, sasabihin ko na lang sa guard ng building. Hoy! Napahikam muli si Sasa. Wala pa naman yung may-ari. Makasandal na nga muna dito sandali. At least may bantay yung kotse nila, diba? Renteng naupo si Sasa sa loob ng van. Hindi niya namalaya na napapikit na pala siya hanggang tuluyan ng makatulog sa loob ng van. Makalipas ang isang oras ay dumating ang may-ari ng van na si Helios Montenegro. Isang bilyonaryo na kilala sa fashion industry dahil sa negosyo ng pamilya nito na modeling agency at sikat na clothing line. Manong Dan, naiwan mo bang bukas yung pinto ng van? Unot ang noo na tanong ni Helios sa driver niya. Ay naku! Pasensya na po, sir. Napapakamot sa ulo na isinara nito ang pinto. Hindi nito napansin ang dalaga na napahiga na pala sa upuan ng van. Good thing this place is safe from carnappers. Huwag na po ninyo uling kakalimutan isira ang pinto, ha? Bili niya sa driver. Nasa bandang gitna ito ng van nakaupo. Opo, sir. Pasensya na po kayo. Hinging paumanhin ng driver tsaka sumakay na sa driver seat ng van. Maya-maya pa ay umandar na ang van paalis ng lugar na yun. May event pa na dadaluhan si Helios. Kaya naman on the way na sila pa Baguio ng araw na yun. After 3 hours ay narating nila Helios ang Baguio. Pababa na ng van ang binata nang mapansin nito ang babae sa likod ng van. Manong Dan, parang may tao po sa likod ng van. Kunot ang noon na lumabas ng van ang binata. Tao po, sir? Nagtataka namang binuksan ni Manong Dan ang pinto sa likod ng van.
at tumambad sa kanila ang humihilik pang si Sasa. Naku Diyos ko! May tao nga! Babae po, sir! Bulalas ni Manong Dan. Nagkasalubong naman ang kilay ni Hilyo sa nakita. Ano namang ginagawa ng babaeng yan sa kotse ko? Saglit po, sir, ha? Gigisingin ko po. Iha! Iha! Gising! Bahagyang niyugyog ni Manong Dan ang balikat ni Sasa. Ano ba? Sarap ng tulog ng tao nang gigising eh. Reklamo ni Sasa na tinabig pa ang kamay nang gumising sa kanya. Lalong nagkasalubong ang kilay ni Helios. Get her away from my car, Manong. Pagkatapos pakisprayhan na lang din at linisin tong kotse. Utos ng binata, saka pumasok na sa loob ng hotel na tutuluyan ito. Opo sir, ako na pong bahala. Binalikan ni Manong Dan ang natutulog na dalaga para gisingin ito. Iha, gising na. Paano ka ba napunta dito sa van, Iha? Mahinang inalog niya ang balikat ng dalaga. Ano ba? Nanggigising naman oh. Pupungas-pungas na nag-inat at bumangon si Sasa. Disoriented na lumingas siya sa paligid. Teka, nasan ako? Napaurong ang dalaga nang makita si Manong Dan. Sino po kayo? Aba, ako ang dapat magtanong niyan, Iha. Paano ka napunta dito sa van ng amo ko? Po? Hala, kaninong sasakyan to? Natutop niya ang noon nang maalala ang nangyari. Oh my, ito yung van sa event na pinuntahan ko. Nasaan po tayo, Manong? Nandito tayo sa Baguio, Iha. Tugon naman ni Manong Dan sa dalaga. Ano ho? Nasa Baguio tayo? Bulalas ni Sasa. Nakatulog lang ako, napunta na ako sa Baguio. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa van, Iha? Sorry po, nakatulog po kasi ako. Galing po kasi ako sa isang event. Eh, sobrang puyat ko po. Nakita ko pong bukas tong van. Sasabihin ko po sana sa guard. Kaso sa sobrang antok ko po, napasandal po muna ako. Kaya lang po nakatulog ako ng tuluyan eh. Paliwanag ng dalaga. Kaya naman pala eh. Paano yan ngayon? May pamasahe ka ba pabalik ng Maynila? Napamulagat ang mata ni Sasa sa tanong na yun. Bakit po? Hindi po ba kayo babalik ng Maynila? Naku! Isang linggo ang event na dadaluhan ng boss ko dito, Iha. Kaya isang linggo kami dito sa Baguio. Isang linggo? Oo, Iha. At saka, pwede bang bumaba ka na dyan? Kailangan ko na kasing linisin yung van. Germophobic kasi yung amo ko. Ganun po ba? Gusto niyo po tulungan ko na po kayo? Tanong ni Sasa sa medyo may edad na driver na si Helios. Naku, wag na Iha. Kaya ko na to. Isa pa, ayaw ni sir na may ibang taong sumasakay sa sasakyan niya. At ayaw niya rin na may ibang tao na humahawak sa mga gamit niya. Pagtanggi at paliwanag nito sa dalaga. Ganun po ba, Manong? Paano kaya to? Pecha de peligro pa naman ngayon. Kaya wala po akong pamasahe pa uwi. Sige po, Manong. Subukan ko na lang pong may mahiraman ng mga kaibigan ko. Bumaba si Sasa sa van at nagsimulang maghanap ng pamasahe pa uwi. Cheque kasi ang ibinayad sa kanya sa racket niya. Kaya naman walang cash ang dalaga. Sa malas ay wala ring mahiraman sa mga kaibigan ng dalaga. Paano kaya to? Baka mag-alala sa akin si Lola nito. Namu problema na nilibot ni Sasa ang paningin sa paligid. Overlooking ang kinaroroonan ng hotel na kinaroroonan niya. Wow, ang ganda naman dito. Samantalahin ko na nga, makapag-selfie nga muna. Inilabas ng dalaga ang pinakaiingatang kamera at nag-selfie. Kumuha rin siya ng ilang shots sa lugar na yun. Nawala sandali sa isip niya ang problemang kinasadlakan niya. Pero nang magagabi na ay namroblemang muli si Sasa. Wala siyang matutuluyan dahil wala siyang pera para mag-book sa hotel. Wala rin siyang mahiraman ng perang ipapamasahin niya pabalik ng Maynila. Ang checking hawak niya naman ay hindi pa pwedeng i-withdraw. Hay, ano bang gagawin ko? Napabuntong hininga ito. Hindi naman ako pwedeng matulog dito. Siguradong palalayasin ako ng gwardiya dito sa hotel. Napalingon siya sa van na dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na yun. Bakit pa kasi ako nakatulog eh? Hindi ko tuloy alam paano ako babalik sa Maynila. Nanlulumong napaupo sa bench na naroon ng dalaga. Napalingon siya muli sa van at nakita niya na nanggaling doon yung driver na kausap niya kanina.
Nagmamadaling nilapitan ito ni Sasa. Manong! O Iha! Nandito ka pa pala? Bakit hindi ka pa nakakaalis? E magagabi na! Nagtatakang tanong nito sa dalaga. Manong, ano ho kasi? Wala po akong pamasahe pa uwi ng Maynila. Kaya kakapalan ko na po sana yung mukha ko na manghiram sa inyo. Promise, babayaran ko po kayo pagbalik ko sa Maynila. Pagbabaka sakali ni Sasa. Naku, pasensya na Iha. Kakapadala ko pa lang sa asawa ko kaya wala akong sapat na halaga ngayon na kailangan mo. Ganun po ba? Ayos lang po Manong, naiintindihan ko naman po. Paano kaya ako makakauwi nito? What is she still doing here, Manong Dan? Salubong ang kilay na tanong ni Helios sa driver niya. Sir, hindi po siya makauwi kasi wala po siyang pamasahe. Sagot ni Manong Dan sa amo. That's none of our business. Make sure na nakalak ang pinto ng van. Then go inside the hotel para makapagpahinga ka na, Manong Dan. Bili ni Helios sa driver tsaka ito tumalikod para bumalik na sa loob ng hotel. Pero bago pa tuluyang makalayo si Helios, ay nagmamadaling hinarang ito ni Sasa. Sir, sandali lang po. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Wala po akong pamasahe pa uwi. Pwede po bang humiram ng pamasahe pabalik ng Maynila? Gagawin ko na lang pong collateral tong camera ko. Inilahad ni Sasa sa harapan ng binata ang pinakamahal niyang DSLR camera. Salubong ang kilay na tinitigan ni Helios ang dalagang nasa harapan. Ano naman ang gagawin ko sa camera mo? Promise, tutubusin ko rin ito sa inyo. Kailangan ko lang po talagang makauwi sa Maynila. May trabaho pa po ako bukas. At saka hinihintay po ako ng lolo't lola ko. Kaya sana po mapahiram niyo ako ng pamasahe. Pagmamakaawa ng dalaga. Pinakatitigan naman ito ni Helios. Pwede kang umikot? Umikot? Are you deaf? Okay, eto na. Iikot na. Dahan-dahang umikot si Sasa. Pinagmasdan naman ni Helios ang dalaga. May iba akong offer sa'yo. Napasinghap si Sasa sa narinig. Hindi po ako ganyang klaseng babae, sir. Hindi ko po pinagbibili yung katawan ko. Niyakap pa niya ang kanyang sarili. What are you talking about? Kunot ang noong tanong ni Helios. Kasi katawan ko yung gusto mong kabayaran nang hiniram ko sa'yo, di ba? What? Excuse me, hindi ikaw ang tipo ko. Iba ang gusto kong hilingin na kabayaran, hindi pera. At mas lalong hindi ang katawan mo, miss. Ano? May model kami na nag-back out. I want you to replace her for the photoshoot tomorrow. Paliwanag ng binata. Ano? Ako? May iba ba akong kausap? I mean, hindi naman po kasi ako pang model, sir. Photographer po ako, hindi modelo. Alanganin ang ngiti na tura ni Sasa. But that's my deal. Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Napatabi si Sasa nang dumaan si Helios para tuluyan na sanang pumasok sa hotel. Pero bago pa tuluyang makapasok ang binata, ay muli na naman itong hinarang ng dalaga. What? Impatient na tanong ni Helios. Sige na, payag na ako. Magpapaalam lang ako sa boss ko na absent ako bukas. No choice na wika ni Sasa. Pero hindi naman sexy o nude yung photoshoot ano? Alanganing pahabol ng tanong nito. I reserve another room for you. Tuluyan ang tinalikuran ni Helios si Sasa, kaya napasunod na lang ito sa binata. Nag-book ito ng kwarto sa hotel para sa dalaga. At binilinan ito na gumising ng maaga kinabukasan para sa photoshoot. Kinabukasan, dahil likas na maagang magising si Sasa, ay gising na ito ng katukin ito ng driver ni Helios sa silid nito. Pinapasabi ni Sir na sumabay ka na raw sa kanyang mag-almusal, Iha. Pagkatapos noon, ay isasama ka na niya sa photoshoot. Pagbibigay alam ni Manong Dan sa dalaga. Sige po, Manong Dan. Susunod na po ako. Salamat po. Nginitian nito ni Sasa tsaka isinara ang pinto ng kwarto niya. Naghanda na ito para puntahan sa restaurant ng hotel ang bilyonaryong binata. Ay, bakit naman kailangan ko pang sumabay sa kanyang kumain? Baka hindi ako matunawan nito eh. Bahala na nga. Bubulong-bulong sa sarili na nagpunta ng restaurant si Sasa. Pagpasok niya sa restaurant, ay namataan niya kaagad ang binata. Salubong ang kilay nito at animoy na iinip. Nagdadalawang isip na lumapit si Sasa kay Helios. Hi,
Nandito na po ako, sir. Alanganing ngiting bungad ni Sasa kay Helios. Hindi naman maipinta ang mukha na tinitigan siya ni Helios. I hate waiting. What took you so long? Pasensya na. Kagigising ko lang kasi. Salamat pala sa paalmusal. Paupo na sana si Sasa sa katabing upuan ni Helios nang pigilan siya nito. Do not sit there. Doon ka. Itinuro niya ang kabilang mesa. Napanganga naman si Sasa. Sa kabilang mesa ako? Yes. Manong Dan, join her on her table. Pagkasabi nun ay nag-alkohol ng kamay si Helios sa kanya ipinagpatuloy ang pagkain. Ha? Seryoso? Hindi naman makapaniwalang bulalas ni Sasa. Iha, halika na dito sa kabilang mesa para makapag-almusal ka na. Ayaw ni Sir na pinaghihintay at may nasasayang na oras. Nakangiting tura naman ni Manong Dan. Naiiling na sumunod na lang si Sasa sa driver ni Helios. Habang kumakain ay napapasulyap siya sa binatang seryosong kumakain sa mesa nito. Manong Dan, ganyan ba talaga yung amo mo? Pabulong na tanong ni Sasa. Oo, iha. Pasensya ka na kung ayaw niyang may kasama sa mesa niya. Germophobic kasi si Sir Helios, kaya intindihin mo na lang. Mabait naman yung boss ko na yan. Pabulong na paliwanag ni Manong Dan sa dalaga. Grabe, so mikrobyo pa lang tingin niya sa ibang tao? Hindi naman, iha. Nag-iingat lang siya para hindi siya magkaroon ng panic attack. Ganun po ba? Okay po. Ipinagpatuloy na lang ni Sasa ang pagkain. Pero hindi pa siya tapos kumain ay tumayo na si Helios. Manong Dan, sumunod lang po kayo sa studio. Mauna na ako dun. Mukhang matatagalan pa siyang kumain eh. Bili nito sa driver tsaka naglakad palabas ng restaurant. Kailangan ko na po bang magmadali? Naku, hindi naman iha. Sige lang, kumain ka lang. Huwag mo lang masyadong tagalan. Sige po. Ang bilis naman niya kasing kumain, Manong. Gutom pa naman ako. Hindi ako nakakain kagabi. Buti na lang pinayagan ako ng boss ko na umabsent ngayong araw. Sana kasi tinanggap niya na lang na collateral yung camera ko para nakauwi na ako ng Maynila. Daldal ni Sasa sa pagitan ng pagkain. Natawa na lang sa kanya si Manong Dan. Pagkatapos kumain ay dinala na siya nito sa studio kung saan kailangang ayusan at bihisan ang mga modelo bago ang photoshoot sa napiling location ni Helios para sa bagong clothing line ng kumpanya nito. Tapos na ba siyang ayusan at bihisan? Kunot ang noo at naiinip na tanong ni Helios sa assistant niya. Yes sir, palabas na po siya. Ay, ayan na pala siya. Sinundan ng tingin ni Helios ang tinitignan ng assistant nito. At natigilan ito nang makita nito ang naayusan ng si Sasa at naglalakad papunta sa gawi nila. Pakiramdam ni Helios na mga sandaling yun ay tumigil ang oras. Hindi niya akalain na ganoon pala kaganda ang babaeng sinusungit-sungitan niya lang. Hindi niya namalaya na kanina pa pala siya kinakausap ng assistant niya. Sir Helios? Pukaw nito sa binata. Yes, may sinasabi ka ba? Kunot ang noon na nilingon ni Helios ang assistant. Miss Sasa is ready na po, sir. Pagbibigay alam nito sa amo. Hindi ako bulag. Nakikita ko. Sumunod na kayo sa location. Masungit na saad niya sa assistant saka walang lingon-lingon na iniwan ng mga ito. Naiwan si Sasa sa assistant ng bilyonaryong binata. Ganun ba talaga kasungit ang boss mo? O baka naman napangitan lang siya sa itsura ko? Pero wala lang siyang choice kundi ipalit ako sa hindi sumipot na model niyo. Alanganin ang ngiti na tanong ni Sasa sa assistant ni Helios na si Isa. Ganun lang talaga yun. Pero mabait naman yung si Sir Helios. At saka hindi ka naman pangit no. Ang ganda-ganda mo nga eh. Binubola mo naman ako eh. Tara na nga, baka mapagalitan pa tayo ng boss mo. Nagtawanan na lang ang dalawa. Tsaka sumunod kay Helios na nauna nang pumunta sa location ng photoshoot sa isang parte ng hotel na yun. Pagkarating ni Sasa sa location ay agad na itinuro sa kanya ang mga dapat niyang gawin at mga dapat niyang malaman tungkol sa clothing line na susuotin niya at ng iba pang mga modelo. Miss Sasa, malinaw na po ba? Alam mo na kung ano yung gagawin mo? Magalang na tanong ni Isa sa dalaga. Oo, malinaw na. Pero wag mo na akong tawaging miss. Sasa na lang. Mukha namang magkaedad lang tayo eh. Okay, kung yan ang gusto mo. Sige, maiwan na kita ha. Doon lang ako sa tent. Nakangiting paalam ni Isa tsaka iniwan si Sasa kasama ang mga co-models nito.
Napahinga na lang ng malalim ang dalaga para mabawasan ang kabang nararamdaman. Kaya mo to, Sasa. First time na ako ang kukuha na ng litrato, imbis na ako yung kukuha ng picture. Ganito pala yung feeling. Hay, sana lang maging maganda yung rehistro ng mukha ko sa camera. Kausap niya sa sarili. Maya-maya pa ay tinawag na sila ng photographer. At habang kinukuha na ng iba't ibang shot, ay hindi maiwasang mailang ni Sasa. Hindi lang dahil sa first time niyang maging model. Kung hindi, dahil sa tingin ni Helios na nakamasid habang kinukuhanan ng litrato ang dalaga. Samantala, hindi naman maintindihan ni Helios ang sarili kung bakit hindi niya mapigilang mapatitig kay Sasa habang kinukuhanan ito ng litrato. Sinusubukan niyang huwag tumingin sa dalaga at ibaling ang tingin sa iba. Pero namamalaya na lamang niya na nakatitig na pala siya ulit dito. What's happening to you, Helios? Pabulong na kastigo niya sa sarili. Sir, may problema po ba? Nagtatakang tanong ni Isa sa boss niya. Nothing, don't mind me. Tipid na sagot niya sa assistant. Okay po, sir. Ibinaling na lang ulit ni Isa ang atensyon sa photoshoot. Hindi naman namalaya ni Helios na naaaliw na siyang panoorin si Sasa sa photoshoot nito. Hindi pa niya napigilang mapangiti nang magkamali at mataranta ito sa isang post na ginawa nito. Sir, tumatawa po ba kayo? Manghang tanong ni Isa sa boss niya. Agad namang tumikim at nag-iwas ng tingin si Helios. May na-remember lang akong nakakatawa. Palusot ni Helios. Ilang shots pa ba ang kailangan? Mga 50 damit ang dapat pangkunan, sir. After that, mag-change location na po tayo. Ano na bang mga isusuot na mga models after this one? Yung swimwear collection po, sir. Swimwear? Cancel it. Yung ibang line muna yung unahin. Malamig dito sa Baguio. Hindi advisable na dito ishoot yun. Inform niya sa assistant. So bali, kailangan pa pong umattend ni Miss Sasa sa iba pang photoshoot, sir? Yes. Tell her that after the shoot. Bili niya sa assistant bago ibinaling ulit ang tingin sa photoshoot. Okay po, sir. I will inform her about that later. Pagkatapos nga ng photoshoot ay sinabi ni Isa kay Sasa ang pinapasabi ng boss nito sa dalaga. Ano? Ibig sabihin hindi pa ako makakabalik ng Manila? Gulat na react ni Sasa. Alanganin ang ngiti na tumango naman si Isa. Oo, yun kasi yung sabi ni Sir Helios. Pero ang usapan namin, papahiramin niya ako ng pamasahe pabalik ng Maynila after nitong photoshoot. I'm sorry, pero kailangan ka pa kasi para sa iba pang line ng damit eh. Wala ba siyang ibang model na makukuha? For sure marami kayong kilalang modelo. Kasi ako hindi naman talaga ako model eh. Napilitan lang akong pumayag sa kanya. Kasi kailangan kong makabalik sa Maynila. May pamilya at trabaho kasi ako naghihintay doon. Dismayado, pero mahinahong litanya ni Sasa. Pasensya na, Sasa. Ang mabuti pa, si boss na lang yung kausapin mo about this, okay? Maiwan na kita, ha? May aasikasuhin pa kasi ako, eh. Magalang na paalam naman ni Isa. Okay, salamat. Napabuga na lang ng hangin ang marahas si Sasa. Bakit naman hindi siya tumupad sa usapan? Wala naman sa usapan na gagawin niya na ako model niya, no? Kahit pang model tong beauty ko, hindi ko naman to pinapangalandakan, ano? Ay, kalabaw ka! Gulat na napahawak sa dibdib si Sasa dahil pagbaling niya ay nasa likuran niya pala si Helios. Do I look like a Carabao to you? Salubong ang kilay na tanong nito sa dalaga. Hindi naman, nagulat lang kasi ako. Alanganin na paliwanag ni Sasa sa binata. Ikaw naman kasi, nangugulat ka. Kanina ka pa ba dyan sa likuran ko? Bakit ka naman hindi nagsalita? Because you're talking to yourself. Oo nga naman no. Kausap ko pa kasi yung sarili ko. Pero narinig mo ba yung mga sinasabi ko? Yes, yung pang-model yung beauty mo. Naman no, sa dami ng sinabi ko, yun at yung kalabaw pa talaga yung narinig mo. Napakamot sa ulo na reklamo ni Sasa. Pero dahil narinig mo rin naman, pwede bang pakisagot na lang? Anong sasagutin ko? Bakit sinabi ng assistant mo na kailangan ko pang umaten sa iba pang photoshoot? Yun ba? I'm sorry if I didn't inform you about that. But you have to finish all the collections first. After that,
Tsaka kita ipapahatid kay Manong Dan sa Maynila. Hindi inaalis ni Helios ang tingin sa mukha ni Sasa habang nagsasalita ito. Naiilang naman na nag-iwas ng tingin si Sasa dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin sa kanya ng binata. Pero hindi yan ang usapan natin, diba? Tanong niya habang hindi tumitingin sa binata. I'm going to pay you for this job. Don't worry. Babayaran mo ako? Of course. Kaya magpaalam ka na muna sa trabaho mo. We need to finish the photoshoot for the new clothing line. Wala nang oras para humanap pa ng ibang model na kapalit. Pasasamahan kita kay Isa mamaya para mamili ng mga kailangan mo. Excuse me. Pagkasabi nun ay tinalikuran na nito ang dalaga. Hindi na kailangan. Nakakahiya naman kay Isa. Baka maabala ko pa siya. Ako na lang sigurong mag-isang pupunta ng mall bukas. Napahinto sa pag-alis si Helios at nilingong muli si Sasa. Fine, if that's what you want. Ipapahatid na lang kita kay Manong Dan sa mall bukas. Wag na! Kaya ko namang mag-isa. Ayoko na makaabala ng iba. Ikaw ang bahala. Pagkasabi nun ay tinuloy na ni Helios ang pag-alis. Naiwan doon si Sasa na nasundan na lang ng tingin ang palayong binata. Ang seryoso naman niyang masyado. At saka may dumibako sa mukha. Bakit ganun siya kumakatitig sa akin? Baka nagagandahan siya sa akin? Napailing si Sasa sa ulo sa naisip. Ay, ang ambisyosa ko naman. Wala nga lang siyang choice, no? Kaya niya akong ginawang kapalit nung kulang na model nila eh. Naiilang na nagpunta na lang siya sa kwarto niya sa hotel. At dahil may bayad naman ang pagiging modelo niya sa kumpanya ni Helios, ay nagpaalam na lang si Sasa sa amo niya na hindi muna siya makakapasok sa trabaho. Kailangan niya ring i-cancel ang ilang racket niya na hindi niya masisipot. Tumagal pa ng ilang araw ang photoshoot sa Baguio. At sa bawat photoshoot ay nakabantay si Helios na ipinagtaka ng mga tauhan nito dahil hindi naman yung normal sa ginagawa niya. Grabe, mag-iisang linggo na pala ako dito sa Baguio. Hindi ko na namalayan yung araw. Mabuti na lang, napakiusapan ko ang pinsan ko na samahan muna sina lolo at lola sa bahay. Hindi makapaniwalang wika ni Sasa. Kasalukuyan silang kumakain ni Isa sa cafe na nasa loob lang ng hotela. Naging kapalagayan niya na ng loob ang assistant ni Helios dahil ito ang palagi niyang nakakausap. In fairness, nagagamay mo na ang pagiging model ha? Tudyo naman kay Sasa ni Isa. Salamat sa mga turo at payo mo. Hindi ko akalain na magiging model ako, no? Kung hindi lang ako nanghihinayang sa laki ng ibabayad sa akin ng boss mo, hindi ako papayag na gawin to, no? Ha? Natigilan sa paghigop ng kapi si Sasa. At nangunot ang noon ito nang may mamataan siyang pamilyar na tao sa hindi kalayo ang mesa sa kanila. Bakit? Nagtatakang sinunda ng tingin ni Isa ang tinitigan ng dalaga. Si Sir Helios ba yun? Itinuro niya kay Isa ang lalaki na nasa kabilang mesa. Ano ka ba? Imposible yun, ano? Sabi ni Sir, may pupuntahan siyang importanteng meeting sa labas ng hotel. Kaya imposible na siya yan. By the way, balik na tayo sa chika. Ano na ang real score niyo ni Mateo? Kinikilig na tanong ni Isa. Ang tinutukoy nito ay ang co-model ni Sasa na obvious na pumuporma sa dalaga. Si Mateo? Wala, no? Friends lang kami noon. Wala pa sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon sa ngayon. Sagot ni Sasa sa tanong ni Isa. Hindi niya maiwasang mapasulya kung saan parang nakita niya si Helios. Pero bakante na ito. Kaya naman naisip niya na baka namalikmata lang siya. Well, sorry na lang si Mateo. Mukhang type ka pa naman niya. Hirit pa ni Isa. Nako, trabaho lang ang rason kung bakit ako nandito ngayon. Nga pala, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba kung bakit germophobia si Sir Helios? Curious na tanong ni Sasa kay Isa. Ang alam ko, may nangyari sa kanya in the past na nag-trigger ng phobia niya. Pero hindi ko lang talaga alam kung ano yung eksaktong pangyayaring yun. But I assure you, mabait si Sir Helios. Nagmumukha lang siyang suplado at maarte dahil sa phobia niya. Ganun ba? Mukha naman talaga siyang mabait. Pero mukha ring suplado at masungit at the same time. Napatawa pa si Sasa after saying that. Nang bigla siyang may narinig na tumikim sa likuran niya. Sino yung mukhang suplado at masungit? Nanlaki ang mga mata ni Sasa nang marinig ang boses ni Helios mula sa likuran niya. Sir, may kailangan po ba kayo? Agad namang napatayo si Isa. Wala naman.
Napadaan lang ako. Sige, ituloy nyo na ang pagmemeryenda nyo. I'm sorry for interrupting. You're not referring to me, right? Baling muli ni Helios kay Sasa. Hindi po, sir. Alanganin ang ngiting tugon naman ni Sasa. Alright, I'll get going. Tinignan pang muli ni Helios si Sasa bago ito umalis ng tuluyan. Nakahinga naman ang maluwag ang dalaga nang mawala na sa paningin niya ang binata. Akala ko ba nasa meeting siya? Tanong ni Sasa kay Isa. Yun din ang alam ko eh, kaya hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang sumulpot dito. Sa totoo lang, nawiwirduhan na kami sa mga kinikilos ni Sir Helios this past few days eh. Naiiling na tura ni Isa sabay simsim ng kape. Bakit naman? Hindi pa ba kayo sanay sa kanya? Basta, kakaiba siya. Nga pala, sasama ka ba mamayang gabi sa mga models? Saan? Sa bar. Magbabar sila kasi wala namang photoshoot kinabukasan. Kaya pwedeng magpuyat ang mga models. Ano, sama ka na sa amin? Excited na tanong ni Isa. Sige, wala naman ako ibang gagawin kundi magmukmuk sa kwarto eh. Ayan, mas masaya kapag marami tayo. Pumapalakpak pa na sabi ni Isa. Natawa na lang si Sasa sa inakto ng kasama. Kinagabihan nga ay nagbar sila kasamang ilang mga models at staff. Pero hindi nila inaasahan na nasa bar din pala ang boss nila ng gabing yun. Seems that our boss is in the mood to party tonight, huh? Komento ng isa sa mga models na lalaki. Kung katulad lang siya ng ibang boss na willing to flirt sa mga models, baka nilandi ko na siya. Kaso, he is so stiff. Naiilang nasaad naman ng babaeng modelo na si Krisa. Sorry na lang tayo, guys. Kasi, mikrobyo yata ang tingin niya sa ating lahat eh. Natatawa namang biro ng isa pang model na si Tali. Natawa na lang din si Sasa sa usapan ng mga kasama niya. Napatingin siya sa kinaroroonan ni Helios. Nakaupo ito sa isa sa mga stool sa may bar counter at may kausap itong lalaki. Pero nakatingin ito sa gawin niya. Biglang parang bumilis ang tibok ng puso ni Sasa nang magkasalubong ang tingin nila. Pero naagaw ang atensyon niya nang tumabi sa kanya si Mateo. Hi Sasa. Nakangiting bati nito sa dalaga. Hello Mateo. Ngilitian din niya ito. Are you having fun here? Tanong nito pagkaraan sa dalaga. Nakangiting tumango naman si Sasa. Oo naman. That's good to hear. By the way, can I invite you to the dance floor? Natigilan si Sasa sa tanong yun sa kanya ni Mateo. Hindi kasi ako sumasayaw eh. Pagdadahilan ni Sasa. Pero mukhang walang balak si Mateo na tantanan siya. I will teach you then. So, shall we? Inilahad pa nito ang kamay sa dalaga. Kaya naman wala nang nagawa si Sasa kung hindi ang sumama kay Mateo sa dance floor ng bar. Kung saan, naroon din ang iba pa nilang kasama na sumasayaw sa saliw ng maingay na tugtog. In-enjoy na lang ni Sasa ang pagsayaw. Maya-maya pa ay nadadala na siya sa likot ng mga kasama sa dance floor at masayang tugtog. Kaya naman, hindi niya namalayan na kanina pa pala may nakatayo sa likuran niya. Sir Helios? Napalingon silang lahat sa kasama nilang nagsalita at sinundan nila ng tingin ang tinutumbok ng paningin nito, which is sa likuran ni Sasa. Kaya naman napalingon din ang dalaga. Can I talk to you? Seryosong tanong ni Helios kay Sasa. Okay sir. Nilingon ni Sasa ang mga kasama para magpaalam. Tsaka siya sumunod sa binata na lumabas ng bar. Kinakabahang sumunod si Sasa kay Helios at dahil nakayuko siya habang naglalakad, ay nabunggo siya sa likuran nito nang huminto ito sa paglalakad. Dahilan para kamuntik ng matumba ang dalaga. Pero maagap na nahapit ni Helios ang bewang nito. Napasinghap si Sasa nang halos magdikit na silang dalawa ni Helios. Habang si Helios naman ay napatitig sa mukha ng dalaga. Are you okay? Yes, sir. Don't call me that. Ha? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Sasa na ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya ng mga oras na yun. Remove that po also. Salubong ang kilay na dagdag pa ni Helios. Ano na lang po? I mean, ano na lang itatawag ko sa'yo? Nauutal na sabi naman na tanong ni Sasa. Just call me Helios. Okay, Helios. Pwede mo na ba akong bitawan? Alanganin ang ngiti na tanong ni Sasa. Para namang doon lang na-realize ni Helios na halos yakap niya na pala si Sasa. I'm sorry.
Inalalayan niya na makatayo ng maayos si Sasa tsaka ito binitawan. Namumula ang mukha na inayos ni Sasa ang sarili. Ano po yung pag-uusapan natin, sir? Helios. I'm going to tell you something. Seryosong sagot naman ni Helios na hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Sasa. Kaya naman ilang na ilang ito. Anong sasabihin mo? Aalisin mo na ba ako sa model sa clothing line ninyo? Pauuwiin mo na ba ako ng Maynila? Kasi hindi naman ako bagay mag-model sa mga damit niyo eh. Sunod-sunod na tanong ni Sasa na ikinatawa ni Helios. Silly. Of course not. Naiiling na wika nito. Nakahinga naman ng maluwag si Sasa dahil nanghihinayang siya sa perang ibabayad sa kanya ni Helios kapag natapos niya ang photoshoot. Nang mapatingin siya sa mukha nito ay natulala ang dalaga dahil ngayon niya lang nakitang tumawa ng ganoon ang binata. Why are you looking at me like that? Tanong ni Helios nang mapansin ang titig sa kanya ni Sasa. Agad namang nag-iwas ng tingin si Sasa. Wala lang. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Actually, I might pull you out of this modeling job I offer you. Nanlaki ang mga mata ni Sasa sa narinig. Aalisin mo na nga ako? Akala ko hindi mo ako aalisin. Helios chuckled. Don't worry, I'm not going to do that. Napanguso naman si Sasa. Ano ba kasi talaga? Sumeryosong muli si Helios. Sinabi ko lang na baka alisin kita sa pagiging model. Dahil naiinis ako sa mga nakikita ko. Na nakadikit sa'yo si Mateo na yun. Hindi maipinta ang mukha niya sa huling sinabi. Napakunot naman ang noo ni Sasa. Ha? Bakit? Because I'm jealous. Nag-iwas ng tingin si Helios sa dalaga. Anong sinabi mo? Nagsiselos ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Sasa. Bakit ka naman magsiselos? Are you naive? Of course, because I like you. Nanlaki ang mga matang napasinghap si Sasa at natutop ang bibig. You like me? Seryoso? Do I look like I'm joking? Balik tanong niya sa dalaga. Hindi. Pero hindi kasi kapani-paniwala. Napalunok ng sarili niyang laway sa kaba si Sasa. Hindi ako kapani-paniwala? Is that what you are saying? Kunot ang noon na tanong ni Helios. Kaya naman agad na napailing si Sasa. Hindi. Hindi naman sa ganun. What I mean is hindi ka panipaniwala na gusto mong isang babaeng katulad ko. Yun ang ibig kong sabihin. Paliwanag ni Sasa. Pasimple siyang tumingin sa paligid kung may katrabahong nakakita sa kanila at nakakarinig sa mga pinagsasasabi ni Helios sa kanya. Are you looking for that guy? Gusto mo bang Mateo na yun? Mabilis na napailing ulit si Sasa sa tanong na yun. Hindi ko gusto si Mateo. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. But it's obvious that he likes you too. Kaya bago pa mahuli ang lahat, babakuran na kita. I already said that I like you. And now, I want to tell you that I'm going to court you. Walang preno at dire-diretsong tura ni Helios na ikinanganga ni Sasa. Lasing ka ba? Pinagtitripan mo ba ako? Mukha ba akong nakainom? Is that what you think about me? Na paglalaroan ko lang ang feelings ng iba? Hindi naman. Kaya lang hindi mo naman ako masisisi, diba? Nung una tayong nagkita, parang mikrobyong tingin mo sa akin. Ang suplado mo pa. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na gusto mo akong ligawan? Tsaka bakit ako? Mahabang litanya ni Sasa. Why not you? Kasi kumpara sa status mo sa buhay, walang-wala ako. Maraming magagandang babae na nanggaling sa mayamang pamilya at mas nababagay sa'yo. Bakit ba mas marunong ka pa sa nararamdaman ko? Supladong tanong ni Helios. Inilapit ito ang mukha sa mukha ng dalaga. The truth is, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Kung bakit nararamdaman ko to sa'yo? Umatras si Sasa at saka nag-iwas ng tingin kay Helios. Kung ganun, bakit mo ako liligawan? Because I want to know why I'm feeling this way towards you. Gusto kong malaman kung magtatagal ba to o panandalian lang. Helios said, looking at Sasa intently. Liligawan mo talaga ako? Paniniguradong tanong ni Sasa sa binata. Yes.
That's why from now on, hindi na pwedeng umaligid sa'yo ang Mateo na yun. Or else, I will fire him. Napasinghap si Sasa sa banta ni Helios. Bumalik na tayo sa loob, baka hanapin na nila tayo. Napasunod na lang din ang hindi pa rin makapaniwalang si Sasa kay Helios. Pagkabalik nila sa mga kasama ay naiilang si Sasa dahil hindi siya nilulubayan ng tingin ni Helios. Mabuti na lang at nandoon si Isa, kaya nakakagawa ang dalaga ng dahilan para iwasan ang binata. Hanggang matapos sila sa pag-gimmick at magpasyang bumalik sa kanika nilang kwarto ay napapaisip pa rin si Sasa sa mga sinasabi sa kanya ng boss na manliligaw ito sa kanya. Totoo ba talagang pinagsasabi niya? Tanong ni Sasa sa sarili habang nakatingin sa salamin. Naipilig niya ang kanyang ulo. Hindi, panaginip lang to. Pagising ko bukas, balik na siya sa normal. Tama, itutulog ko na lang to. Namamadali siyang lumabas ng banyo at nahiga sa kama. Pero kinabukasan pagising niya. Delivery for Miss Sasa. Bungad kay Sasa ng delivery man na may hawak na buke ng bulaklak pagkabukas niya ng pintuan ng kwarto niya sa hotel. Salamat. Nahihiyang tinanggap ni Sasa ang bulaklak tsaka isinara ang pinto. Kanino naman kaya galing to? Ha? Huh? Natigilan ito nang maalala ang mga sinabi ni Helio sa kanya kagabi. Ibig sabihin, liligawan niya talaga ako? At nakumpirma niya ito nang mabasa niya ang card na kalakip ng buke. I'm waiting for you here at the restaurant. Have breakfast with me, Helios. Natutok ni Sasa ang bibig. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinasabi niya kagabi? Hindi ako nananaginip? Kaloka, anong gagawin ko? Mabilisan siyang naligo at nag-ayos ng sarili. Tsaka kinakabahan na nagpunta ng restaurant kung saan naghihintay sa kanya ang gwapong milyonaryong boss / manliligaw na si Helios. Pagkarating ni Sasa sa restaurant ay natanaw niya agad sa paborito nitong pwesto si Helios. At kumabog ang dibdib niya nang lumingon sa gawi niya ang binata. At nagkasalubong ang tingin nilang dalawa. Tumayo naman si Helios sa kinaupuan nang matanaw ang dalaga. Ipinaghila nito ng upuan si Sasa na nahihiyang nagpasalamat naman sa binata. I thought you're not coming. Seryoso ang mukhang tura ni Helios pagkaupo nila pareho. Ha? Ba't naman ako hindi pupunta? Because coming here means pumapayag ka na ligawan kita. Seryoso pa rin natugon ni Helios. Natigilan naman si Sasa. Ganon? Oo, kaya hindi mo na pwedeng bawiin. Napatitig sa mukha ni Helios si Sasa na ngumiti ito. Totoo ba yung nakita ko? Ngumingiti ka? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata. Anong akala mo sa akin? Hindi marunong umiti. Kunot noon na bang tanong ni Helios? Let's have a breakfast. Sinanyasa nito ang waiter na iserve na ang inorder na pagkain. At nalula si Sasa sa dami ng sinerve na pagkain sa mesa nila. Teka, bakit naman ang dami ng inorder mo? Mauubos ba nating lahat to? It's okay. Kainin mo lang kung ano yung kaya mo. Hindi ko alam kung ano yung gusto mo, kaya inorder ko na lahat yan. I noticed that you're not in a diet. Kahit na magmo-model ka sa clothing line ng kumpanya ngayon, kaya I assume you will eat more. Litanya ni Helios habang naglalagay ng pagkain sa plato ni Sasa. Napanguso naman si Sasa. Para namang sinabi mo na ang takaw ko. Tsaka ako nang bahalang mag-asikaso sa sarili ko. Kumain ka na. Alam ko naman na busy kang tao. Well, hindi ka ba matakaw? May pilyong ngiti na sumilay sa mukha ni Helios. And don't worry, kahit busy akong tao, maglalaan ako ng oras para sa'yo. Napainom ng tubig si Sasa at nag-iwas ng tingin sa binata. Are you blushing? Naaaliw na puna ni Helios. Nasa po ni Sasa ang magkabilang pisngi. Hindi ha? Pagtanggi niya pa. Natawa naman si Helios sa reaksyon ng dalaga. You are. Kumain na tayo. May photoshoot pa kayo mamaya. Okay, salamat. Kahit naiilang sa titig ni Helios ay pinilit ni Sasa na kumain at kumilos ng normal sa harapan ng binata. Are you done? Tumango si Sasa sa tanong ni Helios. Are you sure? Baka naiilang ka lang sa akin. Hindi, busog na talaga ako. At saka may photoshoot pa mamaya. Hindi ako pwedeng kumain ng marami.
Mukha namang hindi ka tabain kahit madami kang kumain. Komento ni Helios na ikinatitig ni Sasa sa kanya. Paano mo naman nasabi? Tsaka bakit alam mo na marami akong kumain? Tumingin muna sa ibang direksyon na animoy nahihiya si Helios bago sinagot ang tanong ng dalaga. Because I'm watching you. Talaga? Minapanood mo ako lagi? Hindi makapaniwalang napamaang si Sasa sa binata. Yes, I'm watching you. And I will be watching you later sa photoshoot. At ayoko na didikit-dikit sa'yo ang Mateo na yon. May pagka-possessive na wika ni Helios na ikinanganga ni Sasa. Seryoso ka? Hindi pa naman kita boyfriend, diba? Nanliligaw ka pa lang? Bakit ang possessive mo na kaagad? Nakangusong reklamo ni Sasa. Do you like him? Hindi. Then tell him that para hindi na siya umasa sa'yo. Ganon? Kailangan ko ba yung sabihin pa sa kanya? Eh, hindi naman siya nanliligaw sa akin. Baka isipin pa niya asyumera ako. It's obvious naman na may gusto siya sa'yo. Kahit na. Hindi ko siya manliligaw. Kaya hindi pwedeng sabihin ko sa kanya yung sinabi mo. I'll distance myself na lang siguro sa kanya. Tapos ka na bang kumain? Pwede na ba akong bumalik sa kwarto ko? Fine. Yes, I'm done. Ihahatid na kita. Tumayo na si Helios at inalalayan si Sasa sa siko pagtayo nito. Naiilang naman si Sasa sa tingin na ipinupukol sa kanya ng mga babae sa paligid. Ikaw ba naman ang alalayan ng bilyonaryong gwapo na tulad ni Helios? Hanggang sa makalabas sila sa restaurant, ay ramdam pa rin ni Sasa ang tingin ng mga tao sa kanila. Wag mo na akong ihatid sa kwarto, please. Salamat nga pala sa almusal. Maiwan na kita. Pagkasabi nun ay hindi na hinintay ni Sasa ang sagot ni Helios. Nagmamadali na siyang iniwan ng binata doon. Nasundan niya na lang ng tingin ang dalagang papalayo. Why, she's in a hurry? Well, magkikita pa rin naman kami mamaya sa photoshoot. Nangingiting umalis na rin sa lugar na yon si Helios. Hindi niya talaga maintindihan ang sarili. Pero sigurado siya sa nararamdaman niya para sa dalagang aksidenteng nakatulog sa van niya at naisama nila sa Baguio. Nang dumating ang oras ng photoshoot ay nauna nang dumating sa studio si Helios. Kaya naman takang-taka ang mga tauhan niya. Pero nasagot ang pagtataka nila nang magsimula na ang photoshoot. Sasa, are you ready? Kayo na ni Mateo yung isasalang. Informed sa dalaga ng isa sa mga staff. Ready na? Nakangiting tugon ni Sasa sa staff. Papunta na siya sa platform nang pigilan siya ni Mateo. Pinigilan nito sa braso si Sasa. Wait, ayusin muna natin ang damit mo. Baka makalasto habang nasa shoot tayo. Inayos ni Mateo ang pagkakabuhol-buhol ng tali ng damit ni Sasa. Wala nang nagawa si Sasa kung hindi ang umiti at hayaan si Mateo sa ginagawa nito. Pero naagaw ang atensyon nila nang biglang may tumikhim sa likuran nila. At nakita nila ang madilim na mukha ni Helios. Hayaan mong wardrobe ang gumawa niyan. Seryoso ang tingin kay Mateo na sabi ni Helios. Okay sir. Kaagad na dumistansya si Mateo kay Sasa. Nagmamadali namang lumapit ang isa sa wardrobe team para ayusin ang damit ni Sasa. Salamat. Naiilang nanginitian na lang ni Sasa ang wardrobe staff. Maya-maya pa ay nagsimula na ang photoshoot. Hindi maiwasan ni Sasa ang mailang dahil sa panonood ni Helios sa kanila. Salubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanila ni Mateo. Medyo intimate pa naman ang pose na ginagawa nila. Dahil couple clothing ang kinukunang mga damit na suot ng dalawa. Sasa, you look stiff. Will you loosen up? Puna sa dalaga ng photographer. Okay. Huminga ito ng malalim siya kasi sinubukang mag-focus at isipin na wala doon si Helios. May problema ba? Hindi napigilang itanong ni Mateo sa dalaga. Wala naman. Sorry kung nagiging cause of delay ako. Ayos lang yun. But you seem distracted. Huwag mo na akong pansinin. Nginitian ito ni Sasa at saka muling nag-focus sa harap ng kamera. Hanggang matapos na ang mga shots, sa dalawa ay hindi maipinta ang mukha ni Helios. May problema po ba, Sir Helios? Kanina ko pa po napapansin na hindi magandang timpla mo. Gusto niyo po ba na ikuha ko po kayo ng gamot? Masakit po ba yung ulo niyo? Usisa at tanong ni Isa sa boss. Mula sa kinauupuan ay tumayo si Helios. Tell Sasa to go to the coffee shop. Bilin ito sa assistant. Sir, hindi po ba kayo mag-hand sanitizer?
nagtatakang tanong ni Isa sa boss. Natingilan naman si Helios at napatingin sa hand sanitizer na hawak ng assistant. Ngayon niya lang napansin na hindi na pala siya masyadong gumagamit noon, pati na rin ng alcohol. Hindi na. Tipid na turan niya sa assistant saka ito iniwan doon. Nagtuloy ito sa coffee shop na nasa loob lang din ng hotel. Habang naghihintay kay Sasa ay umorder na siya ng inumin ito at isang slice ng cake. Napansin niya kasi na mahilig ito sa pastry at cake. Mabuti na lang ay hindi ito tabain. Habang hinihintay ang inoorder at si Sasa, napaisip si Helios. Ngayon niya lang napansin na hindi na siya masyadong takot sa germs. Epekto kaya yun ang therapy ko? O dahil napupunta na sa kanya ang focus ko? Usal niya sa sarili at napangiti ito nang maalala ang dalaga. Pero napasimangot din nang maalala niya si Mateo, na halatang may gusto rin kay Sasa. Bakit di maipintay ang mukha mo? Napalingon si Helios nang marinig ang boses ni Sasa. Nakatayo na pala ito sa may lamesa na okupado niya. Sinabi ko na ayokong umaaligid sa iyong lalaking yun, diba? Sir, nakakalimutan mo ba? Kinuha mo akong model. At isa pa, naliligaw ka pa lang. Bakit parang kung umakto ka boyfriend na kita? Natigilan sandali si Helios sa sinabi ni Sasa. Oo nga pala, I'm sorry. Have a seat. Anito nang makabawi. I'm sorry, medyo rude yata yung nasabi ko. Alanganin ang ngiti na nag-peace sign pa si Sasa. Natawa tuloy si Helios sa inakto nito. It's okay, totoo naman. I'm sorry kung hindi ko mapigilang maging possessive. Naliligaw pa nga lang pala ako sa'yo. Umorder nga pala ako para sa'yo. Sakto naman ang dating ng waiter na dala ang inorder ni Helios. Order's complete, sir. Ani ng waiter pagkalapag sa mesa ng mga inorder ng binata. Thank you, Helios said. Here. Inilapit niya sa dalaga ang caramel macchiato at shortbread cookies. Salamat. Bakit alam mo na ito yung paborito ko? Wala lang. Nanotice ko lang na ito yung madalas mong i-order. I didn't know na masyado na pala akong nagpipay attention sa mga likes and habit mo. Kaya I realize that I really like you. Dahil hindi ako basta-basta nagkakaroon ng pakialam sa ibang tao. Diretso ang tingin na lita niya ni Helios na ikinasamid naman ni Sasa. Hey, are you okay? Nag-aalala nga lumapit si Helios kay Sasa. At maingat na hinagod ang likod nito. Oo, ayos lang ako. Ikaw naman kasi, nang bibigla ka sa mga hirit mo eh. Ikaw, ayos ka lang ba? Tanong ni Sasa nang mapansin niya na mukhang natinggilan si Helios. Ayos lang ako. Bumalik sa upuan niya si Helios na napapaisip. Okay, bakit mo pala ako pinapunta dito? Baka magtaka makasama natin. Kasi palagi mo akong pinapatawag. Sumimsim ng kape si Sasa pagkasabi nun at kumain ng shortbread cookies. Ang sarap. Perfect combination talaga. I'm glad that you are enjoying the food. Kahit hindi ang company ko. Animoy pagpaparinig ni Helios sa dalaga. Uy, grabe naman yun. Hindi naman sa ganun, no? Naiilang lang ako at naninibago. At saka iniisip ko rin kasi kung ano yung iisipin nila. Bakit mo naman iisipin kung anong opinion nila? I like you. And that's what matters. And forget that I'm your boss who hired you to be a model for my company. Mula ngayon, isipin mo na ako yung future husband mo. Nanlaki ang mga mata ni Sasa sa tinuran ni Helios. Mapapangasawa agad. Hindi pa nga kita sinasagot para maging boyfriend ko, no? Natatawang angal ni Sasa sa sinabi ng binata. Doon din naman papunta yun. And you should be flattered. Dahil sa lahat ng babae, ikaw lang nakikita kung pwede kong makasama in the future. Matiim ang titig sa dalaga na sambit ni Helios. Naiilang naman nang initian na lang ito ni Sasa. Sa mga sumunod na araw ay pinagpatuloy ni Helios ang panliligaw sa dalaga. Kaya naman hindi na ito maikakaila ni Sasa sa mga kasama. Lalo na't lantaran na ang ginagawang pambabakod at panliligaw sa kanya ni Helios. Kaya naman, umani ang dalaga ng mga panunukso mula sa mga kasama. Ikaw ah,
Akala ko pa naman close na tayo. Pero hindi mo sinasabi sa akin na nanliligaw pala sa'yo si Sir Helios. Akala ko concerned lang siya sa'yo dahil cargo ka niya. Yun pala, iba na ang nararamdaman niya sa'yo. Ang haba ng hair mo, girl. Mahabang litanya at panunokso ni Isa kay Sasa. Hindi ko naman kasi alam na seryoso pala siya. Akala ko pinagtitripan niya lang ako, no? Trip ba yun? Gusto na nga makilala ang family mo kahit hindi pa naman officially na kayo. Napangiti na lang si Sasa kay Isa. Nang araw na yun kasi ay hahatid na siya ni Helios sa Maynila. Tapos na ang photoshoot nila sa Baguio at nagpresenta ito na ihatid siya mismo sa bahay nila. Pero in fairness, destiny yata talaga kayo ni Sir Helios eh. Ba't mo naman nasabi? Curious na tanong ni Sasa kay Isa. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga gamit sa kwarto niya nang dumating ito. Kasi mula nang makilala kanya, pansin ko lang ha, hindi na siya masyadong germophobic. Kibit balikat na sabi ni Isa. Ganun? Sa bagay, hindi ko na siya nakikita na masyadong maarte at malinis. Pero curious pa rin ako kung bakit siya nagkaroon ng ganong phobia. Well, you can ask him naman. Total, komportable naman na kayo sa isa't isa. Suggestion ni Isa. Naiilang pa rin nga ako until now, no? Hindi ko akalain na magkakagusto siya sa akin. Ang sungit-sungit niya kaya nung una kaming nagkita. Well, hindi na ngayon. Sabi ko nga eh. Paano? Kita na lang tayo sa Manila ha? Salamat sa pag-alalay mo sa akin dito. Ginitian ni Sasa si Isa at niyakap ito. You're welcome. And see you in Manila. Ginantihan din ito ng yakap si Sasa. Maya-maya pa ay kinatok na ni Helios ang kwarto ng dalaga. Hi, are you ready? Bungad ni Helios sa dalaga. Oo, ready na ako. Tapos na akong mag-impake. Konti lang naman yung gamit ko eh. Ipinakita ni Sasa ang bag na may konting gamit na binili ng binata para sa kanya. Alright, let's go then. Isa, si Manong Dan na ang bahala sa inyo. Just call me if anything happens. Mag-ingat kayo. Bilin ito sa sekretary. Yes sir, ingat din po kayo. Tugon naman ni Isa sa amo. Bye Isa! Niyakap pa ulit ni Sasa bago sumunod kay Helios na nauna ng maglakad pagkakuha ng mga gamit ng dalaga. Naghihintay na sa entrance ng hotel ang kotse ni Helios. Pagkasakay sa kotse ay natingilan si Sasa nang dumukwang sa gawi niya si Helios. Anong gagawin mo? Hindi pa kita sinasagot ha? Napapikit si Sasa sa pag-aakalang hahalikan siya ni Helios. Natawa naman si Helios sa inakto ng dalaga. Silly, ikakabit ko lang yung seatbelt mo. There, safety first. Anito, pagkakabit ng seatbelt. Nahihiyang napakamot sa ulo niya si Sasa. Me and my dirty mind. Bulong niya sa sarili. Are you saying something? Kunot noon namang tanong ni Helios. Sabi ko, excited na akong umuwi sa Maynila. Namiss ko sila lolo at lola. Palusot na lang niya. I'm excited to meet them. Ginitian nito si Sasa tsaka pinaandar ang kotse. Hindi mapigilan ni Sasa na mapatitig kay Helios. Pero nung lumingon sa kanya ang binata ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. I saw that. Nangingiting sabi ni Helios habang nagmamaneho. Anong nakita mo? You're looking at me. Hindi ah. Humiling pa na tanggi ni Sasa. You don't have to lie. I know naman, nagwapong-gwapo ka sa akin. Natatawang banat ni Helios. Kapal ha, wala akong sinabing ganyan no. Pakiramdam naman ni Sasa ay pulang-pula ang mukha niya. You're blushing. It means totoo. Panunokso pa rin ni Helios. Ewan ko sa'yo. Basta alam ko wala akong sinabing ganun. Nag-assume ka lang. Napapangiti na tumingin sa labas ng bintana si Sasa. Hindi siya makapaniwala na komportable na siyang nakikipag-usap at nakikipagbiruan sa supladong lalaki na nag-alok sa kanya na maging model ng wala sa oras. Matapos siyang makatulog ng hindi sinasadya sa van ito na naiwang nakabukas. Makalipas ang ilang oras na biyahe na may kasamang ilang stopover para magkape, ay narating nila ang Maynila. Hey, we're here. Bukaw ni Helios kay Sasa na pupungas-pungas pa. Sorry, nakatulog ako. It's okay.
Inalis ni Helios ang seatbelt niya pati na rin ang kay Sasa. Let's go? Ha? Sasama ka sa akin sa bahay? Yes. Huwag mong sabihin na wala kang balak ipakilala ako sa lolo't lola mo. Kunot ang noon na tanong ni Helios sa dalaga. Hindi naman sa ganun. Ano lang kasi, nakakahiya. Tsaka hindi pa naman kita sinasagot, diba? Eh di, sagutin mo na ako. Ano? Just kidding. I just want to meet them. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman. Hindi, okay lang. Tara na nga, ipapakilala na kita sa kanila. Naunang bumaba ng kotse si Sasa. Si Helios ang nagbitbit ng bag niya. Binuksan naman ng dalaga ang mababang gate ng bahay nila. Mabuti na lang gabi na tulog na yung mga kapitbahay naming Marites. Marites? Ano yun? Nagtatakang tanong ni Helios na ikinatawa ni Sasa. You're making fun of me. Hindi ah. Marites ang tawag sa mga kapitbahay na chismosa. Sige na, pasok ka. Niluwagan ni Sasa ang bukas ng bakal na gate para makapasok si Helios. Lolo? Lola? Nandito na po ako. Gising pa po ba kayo? Tawag ni Sasa sa dalawang matanda habang kumakatok sa pintuan ng bahay. Sumindi ang ilaw sa labas, tsaka bumukas ang pintuan. At mula doon ay sumungaw ang lolo't lola ni Sasa. Apo! Agad na niyakap ng lola ni Sasa ang dalaga. Mabuti naman at nakauwi ka na, apo. Miss na miss ka na namin ang lola mo. Wika ng lolo ni Sasa na marahang hinahagod ang likod ng dalaga. Binalingan ito ni Sasa at niyakap din. Miss na miss ko na rin po kayong dalawa. Siya nga po pala, may kasama po ako. Bumitaw si Sasa sa dalawang matanda para ipakilala sa mga ito si Helios na napamaang nang makita ang lolo't lola ni Sasa. Magandang gabi po. Nagkita na po ba tayo dati? Kunot ang noon na tanong ni Helios. Pamilyar po kasi kayo sa akin? Ha? Nagtataka namang react ni Sasa na nagpapalit-palit ng tingin sa lolo't lola niya at kay Helios. Napangiti naman ang lola ni Sasa. Kita mo nga naman, talagang maliit ang mundo. Ikaw ba yan, Sir Helios? Tura nito sa binata. Ay, siya na nga ba yung anak ng dati nating amo, Isabela? Kamukhang kamukha ng kanyang ama. Manghang komento ng lolo ni Sasa. Kayo nga po yung dating katiwala nila lolo sa Isabela? Naninigurong tanong ni Helios. Oo, iho! Kami nga yun! Nakangiting tugon ng lola ni Sasa sa binata. Pumasok ka na muna. Pumasok muna kayo't maupo. Niluwagan ng matanda ang bukas ng pinto at pinaupo sa sala ang dalawa. Sandali nga, magkakilala kayo? Nagtatakang singit ni Sasa sa usapan. Nakangiting bumaling sa kanya ang lola niya. Oo, apo. Natatandaan mo yung sinasabi ko sa'yo na naging amo namin sa Isabela noon. Yung lolo ni Sir Helios yun. Bata pa si Sir Helios nang isinama ka ng nanay mo doon galing Maynila. Pagkukwento ni Lola Camelia sa apo. Wait, ibig sabihin nakarating na po si Sasa sa rancho ng Isabela noon? Tanong ni Helios sa matanda. Oo, iho. Hindi naman siya naipakilala sa'yo dahil nga nangyari yung trahedya nung kasagsagan ng bagyo noon. Malungkot nang umiti si Aling Camelia nang maalala ang nakaraan. Mabuti na lamang at may nakakita kay Sasa noon na tinatangay ng tubig sa ilog. Kung hindi, baka hindi na namin nakasama si Sasa ngayon. Ikaw yung batang babae na sinagip ko sa ilog? Hindi makapaniwalang tanong ni Helios kay Sasa. Ikaw yung sumagip sa akin? Manghang balik na tanong naman ni Sasa. Ikaw pala yung tumulong sa aming apo? Hindi man lang kami nakapagpasalamat sa iyo, iho. Hindi kasi namin alam. Sa ospital na namin siya nakita at hindi naman niya masabi nun sa amin kung sinong tumulong sa kanya. Salaysay ng lolo Kaloy ni Sasa. Hindi na po ako nagtagal sa ospital nun. Kasi po sinundo na po ako nila mommy. Kinabukasan din po kasi ay umuwi na kami sa Maynila nun. Paliwanag naman ni Helios. Ama kaya pala? Maraming salamat, iho, ha. Utang namin sa'yo ang buhay ng pinakamamahal naming apo. Ginagap ni Lola Camelia ang kamay ni Helios. Walang anuman po, Lola. Kaya po siguro ako yung nakakita sa kanya nun sa ilog.
Kasi po, siya po ang itinak ng mahalin ko. Pagkasabi nun ay nilingon niya ang napasinghap na si Sasa. Ano ba yung sinasabi mo kina Lola? Nakakahiya. Nag-iwas ng tingin ang namumulang mukha ng dalaga. Nako, ayos lang yan, apo. Kung itong si Sir Helios ang mapapangasawa mo, ay nako, ayos lang sa amin. Nakangiting tura ni Lola Camelia. Oo nga, apo. Dahil alam naming mabuting tao siya. At hindi sila matapobre katulad ng ibang mayaman. Sigunda naman ni Lolo Caloy. Lo, La, mapapangasawa agad? Eh hindi ko pa nga siya nobyo, no? Doon din naman tayo papunta kapag sinagot mo na ako. Sabay kindat ni Helios kay Sasa na lalong nagpapula sa mukha nito. Pinandilata nito ng mata ni Sasa. Umuwi ka na nga. Salamat sa paghatid at sa pagligtas sa akin 20 years ago. Grabe, 2 dekada na bago ko nalaman na ikaw yung batang nagligtas sa akin sa ilog. And I guess, you owe me big for that. At ano naman ang gusto mong sabihin na, Ber? Nakapamewang na tanong ni Sasa. Be my girlfriend now, habang kinikilala pa natin ang isa't isa. After that, kapag kilalang kilala na natin yung isa't isa, let's get married. Walang preno at seryosong sabi ni Helios while looking straight into Sasa's eyes. Parang sigurado ka na talaga na kasalan tayo mauuwi, ha? Yes, because the moment I felt my heart beat fast for you, alam ko na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Napalingon ang sabay ang dalawa nang marinig nila na tumikhim si Lolo Caloy. Mabuti pa, magpahinga muna kayong dalawa. Nanggaling kayo sa biyahe. Sir Helios, dito ka na lang matulog. Wika nito. Helios na lang po, Lolo. O siya, Helios, doon ka sa kwarto. Sa kwarto naming matulog. Aya nito sa binata. Paano po si Lola? Siyempre, sa kwarto mo ako matutulog, apo. Mabuti na yung sigurado. Eh, baka makasal kayong dalawa nang wala sa oras. Biro ni Lola Camelia. Si Lola talaga. Pero namiss ko din po talaga kayo. Niyakap ni Sasa ang lola niya. Ay, namiss ka din namin, apo. Kaya pala kampante kami kahit na stranded ka sa Baguio. Dahil ang batang ito pala ang kasama mo. Nilingon ni Lola Camelia si Helios. Pasensya na po kung hindi ko po kaagad pinauwi yung apo niyo. Hinging paumanhin nito. Ayos lang yon, iho. Mukhang hindi mo naman pinabayaan ang aming apo. Abay, nanabae. Pabirong pinisil ni Lola Camelia ang pisngi ng apo. Lola, hindi po ako mataba. Malaman lang. Pero namiss ko po talaga kayo. Mabuti na lang na tayo magkatabi ngayong gabi. Muling niyakap ni Sasa ang abuela. Nangingiti naman na nakatingin sa kanila si Helios. Baka matunaw ang apo ko. Parine, tayo makatulog na. Aya ni Lolo Caloy sa binata. Opo, Lolo. Napapakamot sa ulong na pasunod na lang si Helios sa matanda. Si Sasa naman ay nagpunta na sa kwarto niya kasama ang Lola Camelia niya. At mula nga ng araw na yon ay halos araw-araw nang dumalaw si Helios sa bahay ni Sasa. Hindi lang ang dalaga ang niligawan niya, kundi pati na rin ang lolo't lola ng dalaga. Hindi naman ng tagal ay sinagot na rin ni Sasa ang binata. Hindi lang dahil utang niya ang buhay niya kay Helios, kung hindi dahil nakita niya ang sincerity at pagiging totoo nito. Nawala na rin ang tuluyan ang phobia ng binata na nakuha niya sa trahedyang nangyari years ago. Pero ang dalagang iniligtas niya noon ay siya ring nag-alis ng trauma at phobia niya. Helios, ano ka ba? Hindi ko pa ba pwedeng alisin tong piring sa mata ko? Reklamo ni Sasa sa nobyo. Mula kasi nung nagbiyahe sila ay nakapiring na siya. Ilang oras din ang naging biyahe nila, kaya alam niya na malayo nang pinuntahan nila ng binata. Impatient much? Ito na, aalisin ko na. Wika ni Helios tsaka inalis ang piring sa mata ni Sasa. Napamaang si Sasa sa nakita. Nasaan tayo? Nasa rancho ba tayo? Yes, here, where we met. Dito sa ilog na to kita nakitang nalulunod ng araw na yon. After that day, nagkaroon ako ng trauma. Kaya ngayon na lang ulit ako nakapunta dito. Now that I'm already healed because of you, Sasa. Anya sa dalaga tsaka ito hinalikan sa noo. Napapikit naman si Sasa at dinama ang mabilis na pintig ng puso niya. Utang ko ang buhay ko sa iyo, Helios.
Pero hindi kita sinagot dahil doon. Sinagot at minahal kita dahil nakita ko kung gaano kakabuting tao. Hindi ka naman pala suplado at maarte. Natatawang biro ni Sasa sa nobyo. Well, at least first impression never lasts. And now, I want to take this opportunity here in this place to do this. Napasinghap si Sasa at natutop ang bibig nang lumuhod sa harapan niya si Helios. Will you marry me? Helios, mangiyak-ngiyak na tumakbo si Sasa. Siyempre naman, I will marry you. Yes! Tuwang-tuwa na tumayo si Helios at niyakap ng mahigpit si Sasa. Wait lang, baka gusto mo munang isuot sa akin yung sing-sing, diba? Biro ni Sasa na ginantihan ng yakap ni Helios. Oh, sorry. Nagmamadaling isinuot niya sa dalaga ang sing-sing. I love you so much, my sleeping beauty. I love you too, my Prince Charming. Nakangiting tugon ni Sasa sa binata. And they kissed. Makalipas ang isang buwan ay ginanap ang kasal nila sa rancho nila Helios. Biniyayaan ang dalawa ng kambal na anak at sila ay nagsama ng masaya habang buhay. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman babatiin po natin ang mga OFW sa Hong Kong from Joy Lorraine May de Lasan from Kuwait, Cherry Riposo from Taguig City, Abigail Hidalgo watching from Davao City, Jasmine Lacanlale from Concepcion Tarlac at Net Veloso from Kowloon, Hong Kong. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwento araw-araw. Siyempre huwag po kayong magsasawang abangan ang mga storyang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.